Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Imbis na namamasada, kulong ngayon ang dalawang tricycle drivers sa Quezon City. Huli kasi silang rumarakit ng pagbebenta ng shabu. Pero ang katuwiran ng isa sa kanila, pinambayad ito ng pasahero. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Pinusasan ng tricycle driver na ito matapos mahuli nagbebenta ng shabu ng QCPD Station 7 habang namamasada sa kanto ng Aurora Boulevard at Cambridge sa Cubao, Quezon City kagabi. Limang pakete ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa kanya. Posible daw na binebentahan niya ang mga kapwa driver pati mga pasahero niyang estudyante. Ang mga pasahero niya, mga estudyante pa't nanggagaling dito sa Barangay Erod. At sinasakay niya. Kasi yung poser buyer natin nagpanggap na pasahero. At so ang mangyayari niyan, yung mga pasaherong sinasakay niya, maaaring binibintahan niya rin ng droga. Isa raw si Gatus sa mga drug pusher na nagsimula lang ng iligal na gawain nang suspindihin ng War on Drugs ng PNP kamakailan. Aminado naman ang suspect na runner siya ng droga, pero pasahero raw ang nagbigay sa kanya ng shabu bilang pambayad. Wala po siyang pera kanina. Ibayad na po sa kanya kaya binento ko na lang din po. Naharap si Gatus sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Barangay Damayan naman, naaresto rin ng tricycle driver na si Lourdes Tarnate na mag-ooperatiba ng QCPD Station 2. Nakuha sa kanya ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu. Target umano ng buy-bust operation si Tarnate na number 1 sa drugs watchlist ng barangay. Pag-amin niya, nagtutulak siya dahil di sapat ang kinikita sa pamamasada. Di po na-standby na po ako sa tricycle. Tapos? Wala lang po. Wala lang na ano. Napag-alaman pa ng mga pulis na anak ng Deputy Executive Officer ng Barangay Damayan si Tarnate, pero di daw alam ng ama ang iligay niyang gawain. Yung kagawad na pagsabihan po. Ano sabi sino kagawad? Pilihin na daw po. Hindi po ako nagpaalam sa tatay niya. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5.